Ayan mga boss. Bali, ito na yung in-order natin na speed of frame galing Indonesia. So, mapapansin nyo, ayan, may naka-emboss dito na DIF Custom Indonesia. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. So, matibay naman siya. Ang tigas niya. Halos sintigas siya ng kaha. Ito, inner pairings natin ito eh. Pero hindi. Kung mapapansin nyo ito, ayan o, nabe-bend siya, nababaluktot. Ito, wala, hindi talaga. Para siyang halos fiber nga ata yung ginamit yung material dito. DIF. Maybe ayan yung brand name, Boss Aizen. So, lalagay ko yung link nito dyan sa description sa baba. Kung saan ko siya kinuha. So, kay Boss Aizen to. So, ito, pag in-order nyo to, may kasama siyang bracket. Itong bracket na to, siya yung magiging holder niya para dito. Natin yung flash. Ayan. So, ayan yung magiging holder niya dito. Kakabit natin to doon sa ano. Mamaya papakita ko sino saan ito kakabit. Tapos, dito nyo ilalagay yung inyong speedometer. So, magka-cut lang kayo banda dito. Cut nyo dito, then cut nyo dito para mag-fit siya dito. Tapos, ililipat nyo lang din dito yung sa lumang nakalagay dun sa stock natin. Dito yung siya ilalagay. So ngayon, ito pala galing to dito. Galing siya dito. So ayan. Sa stock natin. Kukunin lang natin to sa small V. Kukunin natin nandito niya. Tapos ililipat natin siya dito. So ang posisyon, huwag nyo siya dito ilalagay kasi hindi yan tutugma pag dito. Malayo yung butas, kung mapapansin nyo. Malayo yung butas. So, dito yan. Dito siya papasok sa taas. Kasi, plug and play yan dyan. Sakto-sakto yan. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo. Kita nyo ba? Yan. Sakto-sakto siya. Okay, so, pakita ko sa inyo. So ito, bali, binaklas ko na nga yung aking big B kasama nung small B. So ito ngayon. Bali, ito, tatanggalin lang natin tong dalawang tornilyo na to. Then, ilalapat na natin to. Plug and play na lang siya dito. Ikakabit natin siya dito sa ating big B. Tapos ito nga yung bracket na sinasabi ko. Dito nyo siya ngayon i-install. Ayan. So, sakto-sakto din yan dyan. Plug and play din yan. Ayan o. Yan siya nakapwesto. So, para maikabit na natin siya, baklasin na natin tong ating speedo na to. So, ito pala ikakat nyo dito. Yan, mamaya papakita ko din sa inyo kung paano ikakat yan. Ikakat natin yan. So, ito, huwag kayong mag-alala kung puputulin nyo to. Kasi kung gusto nyo naman ulit magbalik sa stock, mura lang naman to. Ito lang ulit ang bibili nyo, yung frame nga, yung frame lang. Hindi naman masisira yung speedometer nyo dyan kasi sa bandang cover lang yan. So, hindi yan makaka-apekto. So, sa pagbabaklas pala nito, naipakita ko na to sa inyo dati. Bandang, ito, may tornilyo siya dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, tapos ito, lima. Ito lang ang tatanggalin nyo, ito kahit wag na. Pero kung meron kayong bracket dito, kailangan nyo din siyang tanggalin. Tapos, iangat nyo lang to dito. Angat nyo siya. Angat nyo din to. Yun, pag naiangat nyo na siya, hilain nyo na lang. Meron tayong video nito sa kung paano tanggalin to kasi sa mga nasisira na ganito nila. So, ayun, tanggalin ko naman to. Hindi ko na ipapakita sa video. So, ayun, mga boss, nabaklas na natin yung ating front cover. Tapos yun nga pala yung nakalagay dito, yung sinasabi ko ngayon, yung rubber nut. Yan, mapapansin nyo dyan yung nakalagay. Tatanggalin nyo lang to. Then ito ngayon yung ating ilipat dito. Yan.
Yan. So, ayan na siya mga boss. Naikabit na natin. Nakakabit talaga yan. Hindi yan. Ito yung isang may punit kanina. Pero nakakabit pa din yan. Pwede naman na din natin idikit yung visor. Kaya lang, titingnan ko muna kung panitsura ng walang visor. Kasi, pag dinikita natin yung visor, dito nakakabit na siya. Itong small B, wala na yan eh. So, magiging ganito na yan. Ito na yung makikita yung visor dyan. Nakaganyan na siya. So, tanggalin na natin to para makita nyo na kung ano itsura niya kapag nakakabit na siya dito. Tanggalin nyo lang to yung dalawang tornilyo dito. Tapos, pukulak na lang yan. Angat nyo lang yan, yung mga lock na yan. Madali nyo na matatanggal yan. Ayan, umangat na siya. Yun na, tanggal na, diba? Tanggalin nyo lang yung mga nakalock na yun. So, ngayon, testing nyo natin to. So, ayan, no? Ganyan yun, no? Plug and play lang, diba? Sakto-sakto, no? So, ganyan yan. So, mapapansin nyo, wala yung kabitan talaga dito. Hindi katulad nitong stock. Meron siyang mga, yun nga, yun, yung mga lock na yan na nakapulma talaga. Size kasi neto, kaya wala siyang ganun kasi may bracket siya, di ba? Yung pinakita ko sa inyo kanina, naka-bracket yan. So, ganyan, nakapatong lang siya dito. Tapos, may bracket yan. So, ganyan magigitsura niya ngayon. Yan, ganyan. Yan ang magigitsura niya ngayon. Tapos, yung sinasabi ko kanina, ito, yung bison, nakaganun yan. So, kung mapapansin nyo, imagine nyo, ito yung V nyo. Yung big V nyo, imagine na kagayon. So, andiyan nga yung speed nyo. So, tatabasan na natin ngayon yung frame para may hulma na natin dito. Pipit muna natin itong mga ito. So mga boss, ito nga pala yung ano natin, pinuntukahan ko lang. Ito na yung ating magiging post adapter. Yan. So ito na yung butas niya ngayon, ayan na yung butas niya. Ayan yung butas na ginawa ko. Yan, kung mapapansin nyo, yung butas na yan, ayan na yung butas na binutasan, binarena natin yan. Ngayon, yung mga extra butas dati na nakita nyo dito, anim yun, pinatakpan ko na siya. So, pina-weldingan ko siya, pina-ispatan ko siya. Ang tawag daw nila doon is rebuild. Stainless yung ginamit nila material. Yung sa ganun, hindi kalawangin. Tapos, pinalagyan yung nut ng bolt na nabili natin. Ayan, ipinadikit ko na din dyan. Tapos, pinintalaan ko na lang. Pakita ko sa yung bolt mamaya. So, yung bolt, nagkakahalaga ng 40 ang isa. So, halos nasa 200 din inabot yung apat na bolt na mahabang kailangan natin kasama yung apat na nut na yan. So, papatuyin lang muna natin yan. At ito ngayon yung ating So, yan. Ito yung bolt na sinasabi ko. Yan doon siya kahaba. Para siya dito sa ating mga riser. Yung riser ko kasi ipapatong siya na kaganon yan. Dito sa ating head post. Tapos. Yan. Tapos muna. Ito lang, buwitan nyo lang to. Yung parking nyo lang. Damit na natin na. So ayan lang. Yan. Tapos yung sabi lang. Yan. Ganyan lang guwit. Tapos putulin na natin. Yan. Putulin siya.
Yan, okay na. Diboshin na lang natin siya. Okay, so ito na ha. Testing natin the moment of truth. Ah, so tatanggalin pala natin itong nilyo dito. Tapos okay, so mayroon siyang apat na butas dito. Yan, ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So dito pala yan. So tatanggalin natin itong nilyo dito, dito, tapos sa dalawang yun. So ayan, so, tama-tama gawa natin. So ulit. So tanggalin na natin. Yan, abit na ito apat na itong nilyo. So ayan na siya. Kakabit na lang natin siya doon mamaya. Kunin natin yung ating B. So ngayon mga boss, so ngayon dito natin kakabit yung bracket. Medyo baba mo ng konti. Tanggalin na natin to, 10mm lang yan. Dito natin yung kakabit yung bracket. Kunin na natin yung bracket. Okay, so ito yung bracket natin nakasama doon. So ayan, plug-in to yun lang yan. Dito nyo lang yung ilalagay. Ano ko na ka? So kailangan ipita natin sa maigi kasi siya yung bracket na susuporta yung sa ating frame. So, kabit na. Unahin mo natin kabit ng Big B. So ayan, makikita nyo. Nakalusot na yung bracket. Nakalabas na. Yan. Tapos, kakabit na natin yung ating speedo frame. So ayun mga boss, no, para matanggal natin to, tatanggalin na natin yung harness niya. Tulin na natin to. Tapos itong ating linya ng ating speedo, punitin na natin to kasi hindi naman natin to kakailanganin. Tatanggalin talaga natin siya. Lagyan lang natin siya dito ng daanan. So daan-daan lang, para hindi madali yung mga linya. So ayun no, kung mapapansin natin, tutok mo dito. Ayun, tumatama yung ano niya, tumatama dun sa post. Kaya hindi natin siya maisagad na maayos. Puputuli na lang natin yung kasi wala na naman silbi yun. Hindi na natin siya magagamit. Puputuli na natin siya. Putuli na lang yan. Gamitan nyo na lang ng cutter pliers. Kaya-kaya na putuli nyo. Kahit huwag nyo nang sagadin. Pero mas mainam, lagarin nyo. Tulad ng ginawa natin dito, nilagarin natin siya. So ngayon, mabilisan lang. Cutter pliers na lang natin. Yan. Kahit yung konti lang, nang sa ganun, wala na, hindi na siya tumama. Sumagad na siya. Yan. So magiging ganyan ngayon ang tsura niya. Sakto na yun dito, kaya lang ito dito. Medyo hindi pala siya sakto. Layo. Sige, kabit na muna natin dito.
Inaman siya. Mugman siya yung kamay ko. Ulit lang pus natin. No? So, ito, itatama nyo lang siya dito sa bracket natin. Pwede din kayo magpalit ng bolt. Pero yung maliliit yung thread dapat, hindi siya size ng body bolt. So ayan, no? Ganun ang magiging kanya. So on natin, buhayin natin. Okay, yun siya, no? Yung panel natin. Okay, no? So, So, yung handlebar natin, ipapalitan pa natin yan ng ano, no? Ng naked, yung naisin natin. So, sa ngayon, itong magiging tura ng ating panel. So, ganyan siya. Tapos, kunin na. So, ito yung visor. Kunin natin. So, magiging ganyan yung tura niyan ngayon. Yan. Naka, ano na yung ating small beast na visor. So, nakaganyan siya. Yan. So, baka hindi ko muna ikabit yung visor. Ganyan lang muna. So, hindi naman siya masagwan tingnan. Kung titingnan nyo, halos mukhang stock lang din talaga siya. Hindi mo siya mapapansing minodify. So, ayan, no? Yan yung tsura niya.